Hola. Sofia, anong wala? E bigla mo akong ininita ng ulo. Sofia, ano ka ba? Kung may problema, tell me. Di ba magkakampi tayo? Hindi pwede may problema, pero hindi pinag-uusapan. Otherwise, we'll fail. At hindi tayo pwede mag-fail dahil mapupunta ako sa impyerno. Alam mo kung ano kinapipikon ko? Kasi ang kapatid ko napapamahal na sa'yo eh. Tingnan mo nga, best friend na tingin niya sa'yo, tapos ikaw pinaplastic mo lang siya? What? Andun ka pa rin sa pinag-uusapan natin kagabi? Eh bakit? Asan ka ba? Sofia, bata si Kevin. Ako, ilang taon na ako? Gusto mo ba talaga? Maging mag-best friend kami? Hindi. Ang sinasabi ko lang, sana magkaroon ka ng konting malasakit dun sa kapatid ko dahil siya totoo pinapakita niya sa'yo. Bart, yung deal natin with the Singaporeans, basically, it's in the bag already. Pinagplanuhan na namin ni Madam Annie yan even before she died. Kung tutusin, wala naman tayong kompetensyo dyan eh. All I want you to do is focus on one thing. Get Jessica. Alam mo ba kung bakit marami nakikipaglaro kay Kevin? Oo. Dahil kinausap mo daw. Oo. Kinausap ko yung leader nila. Ang sabi ko, babayaran ko sila ng 50 pesos. Basta, yayayain na lang na makipaglaro yung ibang bata sa kapatid mo. Bakit kailangan mo gawin yun? Kasi, malungkot si Kevin. Gusto ko maging masaya siya. Hindi totoo yung kaligayahan na yon. Masaya siya talaga. Hindi mo ba nakikita? Pero binibili mo yung mga kalaro niya para makipaglaro sa kanya. Binabayaran mo sila. Ayoko nang ganun. Tigilan mo yan, ha? Sofia, grow up. Minsan, no. Madalas, kailangan mo gumastos para maging masaya ka. Sa kaso ni Kevin, hindi na kailangan malaman. Ang importante, masaya siya. Nararanasan niya na maging normal na bata kahit may sakit siya. Siguro nga tama ka. Masaya nga si Kevin. Akin lang naman ayoko nung niloloko siya eh. Hindi naman siya niloloko eh. Hindi na lang alam yung totoo. Malaking diferensya yun, Sofia. Hindi ako bato. Pag may nagpakita sa akin ng kabutihan ang isang tao, susuklian ko ng kabutihan. Katulad ni Kevin, siya ang unang taong pumulot sa akin. Galing ng sangan, siya ang unang taong naniwala sa akin. Habang yung iba, including you, pag sinabi ko kung sino ako, iisipin nila, baliw ako. Yes, sinasakyan ko lang yung kakornihan ni Kevin. Yung secret handshake, yung best friend, hindi naman dahil gusto kong maging plastic. Dahil naging mabait siya sa akin, sinusuklian ko yung kabaitan niya. Siguro, issue lang talaga sa akin yung mga nanay na nangiiwan ng anak. Iniwan din ba kayo ng nanay niyo? Oo, namatay siya. High school ako nun eh. Simula nun ako yung naging nanay dito sa bahay. Habang yung mga klase ko, naglalakwat siya. Ako kailangan ko umuwi dito kasi kailangan ko magluto. Habang sila, nanonood sila ng sine. Ako, nag-aalaga ako ng kapatid. Kaya wala akong masyadong kaibigan eh. Hindi ko naman kaya makipagsabayan sa kanila.
pakiramdam ko nga, hindi nga ako nakapagdalag eh. Kasi kailangan kong tumanda kagad. Pero alam mo yung nanay ko, best friend ko yun. Kaya nga laki ng tampo ko dun eh. Hindi kami iniwan. Ang drama mo. Ano? Ang sabi ko, ang drama mo. Ah, ganun, madrama. Madrama pala, ha? Ano gagawin mo? Ano sabi mo kanina? Madrama ako. Loloko ka na naman ng ibang tao? Pero, Tay, ano naman to eh, ano ba? Para tulungan si Ana dun sa mission niya. Yung mission niya na makakit siya dun sa langit. Kahit na anak, para umakit sa langit ay isang tao, ba't kailangan magsinungaling? Andres? Kumpanya ko naman yun eh. Alam ko na yung gagawin ni Sofia. Ang problema, Ana, kailangan magsinungaling ni Sofia. Manluloko kayo ng iba. It's not like papasok siya dun para mang-scam. Aalamin lang namin kung sino pa yung mga nagawan ko ng kasalanan. Andres, hindi ko magagawa ito on my own. Kailangan ko ng tulong ni Sofia. Kung hindi niya magagawa ito para sa akin, mapupunta ako sa impyerno. Gusto mo ba yun? Siyempre, hindi. Nagkakasundo naman pala tayo eh. Please, ayoko mapunta sa impyerno. Payagan mo na si Sofia, please! Si Mama. She's my number one fan. She had always been supportive of me sa lahat ng bagay. Would you believe, one time nabanggit ko lang na gusto ko maging chef sa TV, ayun, bigla na akong in-enroll sa culinary school. Spoil mo naman sa mama mo. Pero hindi rin naman ako natuto magluto. After a week, I lost interest. Spoiled ka talaga sa mama mo. Kaming dalawa lang kasi ni mama eh. Wala akong mga kapatid. Daddy ko, hindi ko naman na-meet. Kaya ganun si Mama. Lahat ng gusto ko binibigay niya. Even after she died a few months ago, she made sure I was taken care of. Nagulat na lang ako. Meron siyang iniwan na trust fund para sa akin. Na lang, pumayag si tatay, no? Pero bakit parang problemado ka pa rin? Siyempre. Ayoko nagsisinungaling sa tatay ko, eh. Sinabi na nga natin yung totoo sa kanya, di ba? Ano pang panluloko dun? Na, wala tayong gagawing masama. Pero totoo naman, di ba? Wala naman tayong tatapakan sa gagawin natin. Oo naman. Tsaka, itutuwid lang naman natin yung mga pagkakamali mo. Makakatulong pa tayo sa ibang tao. Tsaka, kung magsisinungaling man tayo, hindi naman panluloko yun, di ba? Of course. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Natututo ka na. I'm so proud of you. Sige, mag-ingat kayo. Ako nang bahala dito kay Kevin. Tay, kung hindi ho kayo sang-ayon dun sa plano namin itong si Ana, sabihin nyo lang ho, hindi ko ho itutuloy. Naiintindihan ko, anak. Kung makakatulong kay Ana, hindi ako tututol. Pero sana, ikaw na rin na magpasya kung
tama ba yung ginagawa niyo o hindi. Kung nakakasakit ka na sa iba, para malaman mo kung itutuloy mo pa ba o titigil ka na. May tiwala naman ako sa iyo, anak, na makikita mo yun. Maraming salamat po, Tay. Manap.